yung maaabang dala ng mga gustong bumira sa akin. Alright, magandang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat at narito po tayo para sa panibagong update. Kaugnay nga po dito mga kababayan po natin sa naging exclusive interview ni Coach Ollie kay General Bantag. At mga kababayan po natin, may bago na namang isiniwalat itong si General Bantag tungkol nga sa kanyang buhay nga talagang namang nanganganib mga kababayan po natin. At hindi lang ito isang haka-haka mga kababayan po natin dahil mayroong umanong mga witness itong si General Bantag na talagang nakakita sa mga lalaking ito na umano'y gustong magpatumba sa kanya at may dala na mga mahabang armas mga kababayan po natin. So parang nakakatakot mga kababayan. Pero kung nakakagulat, hindi na po tayo magugulat dahil yun na talaga ang kanilang gagawin ano, para hindi na ito magsalita si General Bantag. Lalo na itong mga narcopolitics na may kakayanan naman na bumayad para sa pagligpit dito kay General Bantag mga kababayan po natin. Narito ang exclusive interview ni Coach Ollie kay General Bantag. Sila nang labas sa media. Tama. So, ano pa, what's next, sir? Anong next na aabangan ng tao? Meron pa bang kayong nakikita ilalabas na naman nila sa media pero wala namang demanda? But, sa lahat ng ginagawa kasi nila, kinabi na nila, may plunder, may Percy Lapid, mayroon COVID-19 na nagkamatayan. Mayroong ang dami-dami na kung totoo yan, excuse me, kung totoo yan, tol, mayroong nasanay. Nasanay ang aparatang nila. Tama yung sinasabi mo eh. Ngaw-ngaw kayo na ngaw-ngaw. Dapat kasuhan na lang nyo. Puro media lang. Puro sila pasikat eh. Si Buing eh, bakulaw naman. Putang ina. Pasensya na po sa fans ni ano, ni Buboying. May fans ba dito si SOJ? Ay, Linel, maraming salamat po ah. Linel, thank you. Diba, Tol? Kahit hindi ka abogado, kahit hindi ka nakapag-aral siguro, mayroon ka namang pananaw. May wisdom ka na eh. Sa dami ng sinasabi, akusasyon ko, nasaan? Pahal nila ang kaso, wala naman. Percy Lapid na, saan ang Percy Lapid? Putang ina. Yun nga, sir. Parang wala na tayo sa usapin ng Percy Lapid. Wala, Tol. Kasi pasikat yung si Buying. Sinasabi niya, ako ang pinakamatigas. Oh, pinakabakulaw ka, matigas ka talaga, gago. Nagmi-meeting kami. Sino bang mas matigas pa sa akin? Meron ba? Siyempre, boss yan. No. Yes, sir. Kay mamakusta si Buboying. Kasi nga, naaagaw pa yung attention na gusto niya. Diyan natin mga kababayan malalaman. Ano? Sa mga kinikwento ni General Bantag, talagang namang mabibisto natin itong ugali ni SOJ Remolia na talagang namang gusto niya sa kanya yung kapangyarihan at attention mga kababayan po natin. Pero kung hindi nyo pa alam, okay, itong mga sekreta, itong anak ni Secretary Remolia mga kababayan ano, na tumatakbo ngayon bilang congressman doon sa kanilang baluarte ay may kumalaban nga dito mga kababayan po natin. So kasama na nga yan at nakausap ni General Bantag mismo. So mamaya papanoorin natin at magbigay din tayo ng sarili nating reaksyon sa naging usapan doon ano, nitong lalaban nga sa pamilya Remolia at mukhang may hirapan siya dito mga kababayan po natin kasi power at pera kumpleto sila mga kababayan natin. Yung media-media na yan. Oo. Bay, mahilig pala talaga, no? Ay, mahilig to. Kasi papansin nga natin, laging nasa ano, pa-presscon, wala naman daw kinakaso. Sa ngayon, katulad yan, ano issue ngayon? Asa na si Percy Lapid? Wala na. Natabunan na. Eh parang... Kasi tignan mo tula. Sabi ni Escorial, noong September 5 pa siya kinontak, di ba? Si Percy Lapid, naglabas ng video niya, yung ako daw. Malaman ko lang noong September 5. Paano ko makakausap si Escorial ng September 5? Tapos sabi ni Buing, galit ako noong September 9. Kaka...
kahit paanong birada. So doon nga mga kababayan, na talagang mabisto natin na nagsisinungaling itong mga kumakalabang kay General Bantag. Ano? Kasi pag dinidetalye ni General Bantag itong mga pizza, kung ano yung mga sinasabi ni Secretary Remolla, ay hindi nga tumutugma mga kababayan po natin. Gusto talaga, ano? Okay lang sa kanya. So siya ang attack dog. Di ba yung sub 44? Oo, yung sub 44. Eh, sanay siya. Ayan, ganyan din si Katapang mga kababayan po natin. Kawawa din yung mga nabiktima ng sub 44 yung mga kababayan po natin. It tears na, wala pa rin hustisya mga kababayan natin. Speaking of sub 44. Anong nasa loobin ni DJ Bantag? Pero naikukwento ko po na sa ating live ay at sa ating pulso sa publiko ay nakasuporta po kayo kay DJ Bantag. No? Maraming salamat po. At syempre yan ay pampalakas na loob dahil sabi nga, kung akong tatanungin, no? Medyo pati pamahalaan kalaban dito. No? Hindi ko alam kung ano siya. But sa akin, opinion ko yan. Kaya napakalaking bagay. Tama, no? Posible, ano? Kasi unang-una, nakapwesto sila sa ating pamahalaan. So, yan talaga. Tama itong sinasabi ng Kotsoli na parang kalaban niya ng pamahalaan. Kasi ang kalaban niya ay nakapwesto po sa ating gobyerno. So, anytime kung anong sasabihin nila sa ating Pangulo, pwedeng paniniwalaan. Kasi nasa kabinete sila at nakapwesto nga sila, no? Itong si Katapang at si Remolla, mga kababayan po natin. Napakalaking bagay na nandyan po kayo sa likod. Ha? Sabi nito, Sir, labanan nyo po si Remolla. Oh. Saan ko ilalabanan? Saan ko ilalabanan? Sa kakungan. Ayaw ito si... Hindi, mayroon ano. May laban si Remolla. Sa anak yata niya sa Cavite. Kalaban niya yung Disagon eh. Oy, Disagon. Eh di doon natin labanan. Doon natin. Antayin nyo, antayin nyo. Mamaya po yan, mamaya po yan. Ha? Makikita nyo yan. Ha? Meron tayong pasabog mamaya eh. Inaantay lang namin. Kasi darating sila dito 6 o'clock ata, no? Ayan kami. Baka paambus ni Buboying. Ay, wag naman. Wag naman. Hindi, kasi kung may problema, ha, sabi nga eh, kasuhan. Wag yung sa media. Eh, nangyayari ngayon, parang... Puro sila media, tol. Media, tol. Pag ako nagpa-media, drama. Oh, drama, face the music. Magaling sila, tol. Tapos yung kay Palparan. Oo, oh, yun. Recycle. Recycle. Hindi, tsaka... Ano ikinagalit nila doon? Ano yun, tol eh? Laban sa NPA yun, sinasabi niya. Ayan, speaking of Palparan, mga kababayan, ano, sa hindi pa nakapanood ng ating mga ilang video, naunang video po natin, na ang interview po rito kay General Palparan, isa po sa ginamit ni Secretary Remolla na dahilan para bigyan itong si General Bantag ng karagdagang 90 days na preventive suspension. Yun ang ginamit niya, yung interview. Kasi umano'y may nabayulit doon si General Bantag na labag naman sa ating saligang batas yung pagpapa-interview umano ng PDL sa loob ng kulungan. Pero di ba mga kababayan po natin, yung ilang mga prisoner doon, in-interview din, di ba? Yung mga sinasabing sinaktan umano, tinorture umano ni General Bantag doon, ay di ba na-interview din yun ng Ministry Media? Yung... nag-file sila ng kaso. So, parang pariho lang ang nangyayari, mga kababayan. Ano? Suportado pala ni Bubuying yung NPA. Bakit na linabas to? Diba? Bakit mo ilalabas yung issue against sa akin? Ano ba yung linabas ko? General Palparan. Kalaban yan, number one na ano yan eh. Kalaban ng NPA. Tapos ilalaban against sa akin yon. Hindi... kakampi ng NPA itong si Bubuying na to. Buwisit yan eh. Trial by publicity ang dating ni Boying. Ayun yung mga sabi nila. Count me in pag may people power. Antayin natin. Kasi sabi nga, para sa akin, may tamang panahon. Wait. Halimbawa si Buboying? Oo. Nako, balabong mangyari yan. Malabo, ano malabo? O, tangina. Ang daming drug lords doon na pro-protektuhan. Maraming pera doon. Hindi nila ibibigay sa akin. Kalaban ko yung mga yun eh. Nasaan siya ako? Di ba sabi niya, huwag kayong ganyan. Tama si Marley kayo.
Yung nga mga kababayan, ano, yung usapang agoho na parang pinoproteksyon na nga dito mga kababayan po natin ni Secretary Remoliano. Labas na ng pondo itong mga drug lords. Wow. Para kontrolin ang para daw, ewan ko kung ano, kontrolin ang mainstream media. Wow, mga kababayan po natin, ito sinasabi ni General Bantag. Kung ito ay totoo, wow, nakawawa na mga kababayan po natin. Dahil ang ilalabas lang nitong mainstream media, ibig sabihin ay yung pumapabor lang doon sa mga narco-politics, mga kababayan po natin. Sana ito ay hindi totoo at hindi pa kumpirmado itong mga issue na nakarating kay General Bantag. So, dito na kayo sa mga vloggers. Mm-hmm. Siyempre, manood vloggers rin kayo sa mainstream media para makita ninyo, may compare ninyo yung pagkabayas nila. Mm-hmm. Hindi kasi nilalabas to eh. Siyempre, kung ano lang ang probahan ng kanilang editor, so kung ano yung pabor lang sa kanilang editor, pabor sa kanilang organization, pabor sa kanilang network, so siyempre, yan lang talagang ilalabas nila. Alam na natin, malumang kalakaran na yan, mga kababayan natin ng mainstream media. Yun. Kaya support kayo dito po. Kaya alam mo mga kababayan, bilib tayo sa mga mainstream media na talagang walang pinapanigan. Ano? So wala po tayong binabanggit. Pero mayroon kasi mga mainstream media na nakikita po natin na mukhang may pinapanigan talaga. Panel ni Coach Oli. Kasi matatanong ninyo, bakit anong ginagawa natin dito? Ha? Heavily armed. Wow. So ito mga kababayan, ha? Makinig kayo ng maayos. Ha? Ito na yung kikwento ni General Bantag. Ito nga umano, yung may mga heavily armed na mga lalaki na umano'y tumatarget sa kanya, mga kababayan po natin. Tapos, yung pinaparadaan nilang Protestant nung mama, kawawa naman, nagsara sa takot. Kasi nakita niya yung maaabang dala nung mga gustong bumira sa akin. So, yun na, mga kababayan po natin, ang matinding revelasyon ni General Bantag na talagang kumpirmado itong sinasabi niya na may gustong ang ano, magpatumba sa kanya. So ito na, may nakakita na sa mga itong lalaki na umano'y may dala na mga habang armas at siya nga yung tinatarget, mga kababayan po natin. Kaya nga naman para kay General Bantag, mag-ingat po kayo at hindi natin alam, talagang gumagasto na malalaking pera yung mga yan para nga namang hindi mo mailabas yung kanilang masamang baho. So kababayan, ano, suporta na General Bantag, kawawa naman ito mga kababayan ang kanyang laban na ayan, ang kanyang kalaban ay nakapwesto ngayon sa ating gobyerno. At itong mga narco-politics na napakaraming pera ay kayang bumayad kahit kanino pa, kahit gaano kadami, para lang targetin ito si General Bantag. So maingat ka dyan, General Bantag. At yung mga sinasabi ni Roy Mabasa na mga trolls, mga bayaran, army daw ni General Bantag. Mag-comment kayo dyan kung ano po yung inyong opinion. Ano, mga kababayan po natin na talagang naniniwala, ano. So ang laro na ito, mga kababayan po natin ni Katapang and Remolia, ay hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanilang gustong gawin. Ano pa ba yung kanilang mga plano, mga kababayan po natin, na hindi natin alam. Pero yung alam po natin na gusto talaga nila pwestuhan itong Bucor at hindi na talaga papabalikin itong si General Bantag. So yan po yung ating update sa ngayon, mga kababayan. Ingat po kayo sa lahat na oras. Maraming salamat. God bless.